Boruto Naruto Next Generations Episode 220. Ito na nga ang pinakahuling episode para sa Otsutsuki Awakening Arc o Kawaki Arc ng Boruto. So yung Episode 220 nga ay manggagaling mismo sa manga ng Boruto. Ang episode nga na ito guys ay maglalaman ng napakadaming interesting na mga bagay. Isa na nga dito guys, ang pagkakaroon ng isang virtual 5 Kage Summit at nakapaloob nga din dito ang maaaring plano ng mga Kage na patayin nga o i-eliminate itong si Boruto dahil sa maaaring pag-control muli sa kanya ng Otsutsuki na nasa loob ng kanyang katawan na si Momoshiki. So i-review nga natin guys ang bawat scene sa preview ng episode 220 ng Boruto sa videong ito. Pero bago natin yan simulan, let's first roll the intro. Diba yan? What a bad day, pushing to a new life, 3700 years now I'm free. Look at all the changes all around, I can't lie, but you know my friends, they all got me. Cause we soak up in the stone age, gotta find a way to get back to the more days. When the time makes a rhyme through the cold phase, anything to get back to the more ways. Sa unang scene ng preview na ito ay ating makikita ang Virtual 5 Kage Summit. Sa unang tingin parang simpleng Zoom meeting lang ito guys, pero ito ay considered pa rin as 5 Kage Summit. So meaning napakahalaga ng pagpupulong na to para sa 5 Great Nations dahil ina-address nga nila dito ang isang threat na kayang wasakin ng lahat ng villages sa Shinobi World. At ang threat nga na ito ay walang iba kundi si Momoshiki o Otsutsuki na nasa loob ng katawan ni Boruto. Naruto, would you be able to take down your own son? Yan nga ang tanong dito ni Gaara kay Naruto. So para sa akin nga ay tinanong ito ni Gaara kay Naruto dahil ito nga yung tanong na nasa loob ng utak ng iba pang tatlong Kage. So bilang Jinchuriki nga, katulad ni Naruto noon, alam nga ni Gaara yung feeling na kinakatakutan ng iba't ibang tao at kahit yung iba pang mga villages. Kaya siya yung nag-bring up ng tanong na ito. Siya din nga sa tingin ko yung pinaka-qualified para itanong itong bagay na ito kay Naruto. At sa 5 Kages nga, eh siya yung pinakakaibigan ni Naruto sa lahat. At hindi nga ito magagawang itanong ng ibang Kage kay Naruto dahil maaaring may kaba ang tatlong Kage bukod kay Naruto at Gaara na mag-open ng ganitong klaseng katanungan dahil medyo offensive nga kasi kung titignan mo sa ibang perspective. So sa next frames nga ay sumagot naman dito si Naruto. Sinabi nga niya na I'll do what needs to be done if and when the time comes. So hindi nga diretsyang sinabi dito ni Naruto na papatayin niya yung kanyang anak na si Boruto. Kumbaga sumegway lang siya dito para lang masatisfy yung mga tenga ng iba pang mga Kage. Dahil kilala naman nating lahat itong si Naruto. Kahit ano pa ang maging problema sa mundo, hindi siya gagawa ng solusyon na kung saan maaari itong ikamatay ng kanyang kaibigan o mga taong binibigyan niya ng halaga. So hindi niya nga magagawang patayin si Boruto kahit pa si Momoshiki ang kumokontrol sa katawan nitong si Boruto. Siguradong susubukan niya lang makipag-usap dito kay Momoshiki o yung tinatawag nga nating talk no jutsu, which I think na hindi nagagana dito sa new generation villains dahil hindi na nga si Naruto ang bida dito kundi si Boruto na. Kaya hindi na ganun kalaki yung plot armor dito ni Naruto at siguradong nerf na o maliit na yung chance na gumana yung kanyang talk no jutsu dito sa Boruto. Pero kung matatandaan naman natin sa episode 214, 215, or 216, may usapan itong si Boruto at Sasuke sa mga episodes na iyon. Isa nga itong kasunduan na kung sakali man na dumating na sa punto si Boruto na hindi niya na kayang kontrolin ang kanyang sariling katawan at si Momoshiki na ang kumokontrol dito, binigyan niya ng permission dito si Sasuke para patayin siya. Ito nga yung responsibilidad ni Sasuke bilang mentor nitong si Boruto. At sa tingin ko nga ay hindi magdadalawang isip si Sasuke na patayin itong si Boruto sa oras na kinakailangan na talagang gawin ito. Kilala naman natin itong si Sasuke. Sa dinami-dami ng pinagdaanan at pinatay na tao nitong si Sasuke noong panahong kasama pa niya si Orochimaru, sanay na siya sa mga gantong bagay. Kumbaga siya yung Danzo ng new generation, pero mas better siya kay Danzo in many ways. Saka ang relasyon nga ni Boruto at Sasuke ay hindi naman kasing lalim ng relasyon ni Naruto at Jiraiya. Kumbaga mababaw lang yung relasyon ni Boruto at Sasuke. Kaya walang masyadong attachment itong si Sasuke kay Boruto bilang kanyang estudyante. Kaya siguradong magagawa niyang patayin talaga itong si Boruto pag dumating sa oras na kinakailangan. Sa next dialogue ay nagsalita ulit itong si Gaara at sinabing I'm saying it's too late once something happens. Well oo, maganda nga ang point dito ni Gaara. Prevention is better than cure, kumbaga.
So kailangan talaga nilang patayin itong si Boruto bago patuluyang mag-resurrect si Momoshiki sa katawan niya. Madaling sabihin kung isa kang outsider lamang na walang alam sa Konoha, pero bilang isang ama ni Boruto, nahihirapan itong si Naruto na magdesisyon sa kanyang next move tungkol sa issue na ito. Pero kung magdidesisyon man itong si Naruto na hindi niya papatayin si Boruto at gagawa siya ng ibang paraan para masolusyonan ito, walang magagawa yung iba pang mga Kage kung ito man yung maging desisyon ni Naruto. Kahit tumutol pa sila sa desisyon ng Konoha, wala din silang magagawa dahil hindi naman sila threat o pangamba sa Konoha. Dahil nasa Konoha nga ang pinakamalalakas na ninja sa Shinobi World. Unang-una na nga dito si Naruto na may Sage Mode pa ngayon at si Sasuke na mayroon pang Eternal Mangekyo Sharingan. At marami pang ninja ang Konoha na high Jonin at Kage level ang skills. Kaya kahit gumawa pa ng isang secret mission ang Four Great Nations para papatay itong si Boruto, mahihirapan sila ng sobra dahil maraming malakas na paprotekta kay Boruto. Pero sinasabi ko lang ito guys dahil may slim chance of possibility na mangyari ito dahil nabasa ko na nga sa manga na hindi ito mangyayari at malabo talaga itong mangyari. Pero sinabi ko lang yan kasi ito yung mga possible na kinonsider ng Four Kages sa kanilang mga utak habang nagmi-meeting sila. So sa next frames, makikita naman natin dito si Naruto at Sasuke. At kung mapapansin nga natin nag-aaway sila dito. May pinag-aawayan si Naruto at Sasuke. Malaki ang chance na ang pinag-aawayan nila dito ay si Boruto. Maybe nagsuggest itong si Sasuke na kailangan nilang patayin si Boruto once na nagsimula ng mag-resurrect si Momoshiki sa katawan niya. At maybe ito nga yung tinututulan ni Naruto dito sa scene na ito. So ang nakakagulat din sa part na ito guys, wala itong scene na ito sa manga. So isa itong magandang dagdag sa anime dahil mas lumalalim yung issue at mas lumalalim yung focus ng tao sa scenes at sa istorya na pinapakita ng Boruto dahil dinadagdag nila yung scene na ito sa anime. At sa last scene nga ng preview na ito, makikita nga natin dito na pumunta si Naruto kay Boruto para makipag-usap. So makita nga natin dito na parehas malalim ang iniisip ng dalawang main characters na ito. Ang iniisip siguro dito ni Naruto ay kung paano niya magagawa ng solusyon yung issue dito ni Boruto nang hindi kinakailangang patayin si Boruto. And wala din akong idea dito kung ano yung iniisip ni Boruto. Pero again, sa pagkakaalam ko, wala din ganitong scene sa manga kaya nakaka-excite din na mapanood itong episode na ito na i-release bukas sa Linggo. So, maririnig nga natin sa scene na ito na sinasabi ni Gaara na nag-iisip daw ba ng mga paraan itong si Naruto bago pa mangyari ang hindi nararapat nangyari. Pero nakikita naman natin dito sa mukha ni Naruto na stress na siya kakaisip ng mga solusyon. Then, dyan na nga nagtatapos yung preview. So, yan na nga guys, yung mga nakita natin dito sa preview na ito. Hindi na ako magbibigay ng spoilers dahil gusto ko lang naman talagang i-breakdown yung kada scene sa dialogue at dialogue ng preview na ito. So, yun lang yung dahilan kung hindi na ako nagbibigay ng spoilers. Pero kung nagustuhan nyo yung ating video, please subscribe para lagi nyo makita yung mga ganitong klaseng videos na i-upload ko sa future. At ilike nyo na din yung ating video para mas madami pa yung makakita at makanood nito. Yan na. Manok. So, kita tayo sa next video. Andres Senpai out. Peace.